So, magandang tanghali sa inyong lahat mga idol. So, panibagong araw, panibagong video na naman po tayo ngayon mga yan. So, bago natin lahat mga idol, tulakay inyong Nimrod mga idol. Isa, gusto ko lang mag-share sa lahat ng nagko-convert ng Nimrod. Yan mga idol, ito. Sa lahat po ng gustong mag-convert or nagko-convert ng Nimrod sa PCP mga idol. So, ingat-ingat po kayo. Although wala po sa akin nangyari throughout sa pag-conversion natin ng unit natin kasi alam yung pwedeng maging mahina or kahinaan ng unit mga idol. Isang problema mga idol sa PCP mga idol is yung valve niya. So kung hindi mo gagawing threaded valve na malakas na klase mga idol yung pagkakapit niya dun sa ating receiver or dun sa parang air cylinder niya mga idol is uurong yan once na tinasan mo yung inyong output mga idol. So hindi yan uurong mga idol sa mga 1.5 lang. 1.2 to 1.5. Pero yung 1.5 nga medyo alanganin na. So, yung ginawa sa atin na, sa unit natin mga idol is lagyan natin ng set screw na isa or lock screw. Nakalimutan ko yung tawag doon mga idol. Isang piraso lang mga idol. So, ang ginawa ko mga idol is pinihit ko yung ating output ng hanggang 1.9 mga idol. Umurong siya. So, kaya niyang punitin yung metal mga idol. So, hindi naman natuloy yun, mga idol. Kaya, naagapan natin kasi napansin agad natin yun, mga idol. Nakita natin. So, naagapan natin siya. Inubos agad natin yung hangin sa loob ng kanyang plenum. Tapos, re-nipper natin siya. Yung nangyari, mga idol, is medyo na-damage yung ating swing. So, kasi yung lock screw niya, mga idol, is parang umangat. So, nangyari nung inalis natin yung kanyang swing, mga idol, is na-damage, nagasgasan siya. Pero okay lang yan, mga idol. Sa atin naman yan. So, yung paparapol natin is iba po yung brand new po. So, yung isa pa, mga idol, is kung gusto nyo magpalagay ng valve sa inyong Nimrod, mga idol, is mas gusto ko siguro nasa unahan yung kanyang o-ring. So, okay lang na maging maliit yung inyong plenum, mga idol, or inyong air cylinder, mga idol. Lagyan nyo na lang ng extra plenum. So, ilalagay nyo sa unahan yung inyong o-ring, mga idol, sa valve. Para sa likuran, mga idol, kahit may tread yan, kaya nyo pang lagyan ng lock screw. Kasi abang yung lock screw, mga idol, in case na lost tread yung tread nyo or hindi na kumapit ng maganda, mga idol, abang yung lock screw. And, pwede nyo lagyan ng Teflon tape. Just in case, mga idol, na medyo lumuwag, pwede nyo lagyan ng Teflon tape at the same time, meron pa kayong lock screw. So, double purpose na yung inyong valve. So, double strength na po. Same din sa inyong offset, mga idol. Mas maganda yung threaded na siya, pero may lock screw pa. Kasi para hindi na nagagalaw. So, ibig sabihin, kahit naka-thread yan, mga idol, walang galawan yan. So, naka-lock screw pa kahit isa. Kahit isa. Yung sa akin mga idol, yung ginawa ko mga idol, dahil umuro nga siya, ginawa akong tatlong lock screw. Tatlong lock screw yung ginawa ko mga idol, tapos may ginawa ko sa likuran mga idol na para hindi na talaga siya umurong mga idol. So, effective naman sa ngayon mga idol, kasi kinargaan ko siya ng 3,000 plus, tapos linagyan ko ng output na 2,000 plus mga idol. So, hindi siya bumigay, hindi siya umatras mga idol. So, pagkalagay ko ng 2,000 plus, binabaan ko ulit siya, siguro mga 5 minutes. Binabaan ko ulit yung kanyang pressure mga idol ng output. Tapos tiningnan ko kung umurong yung aking valve. So hindi na siya umurong mga idol. So kinaya niya na yung 2000 PSI na output mga idol. So malakas yung kaya nitong Nimrod setup natin. So mamaya ikukwento ko sa inyo. At meron pa akong pinaparapol na PCP mga idol tactical. So unit lang po doon, hindi po kasali yung kanyang scope. Nasali lang sa peak yung scope mga idol saka sa video. Pero yung kanyang unit lang po yung pinaparapol doon. So marami na din po yung sumali. So 19 slots remaining na lang po ako as of now. So meron pang humahabol at hindi ata makapasok sa ating GC mga idol. Hindi ko alam kung bakit ganun yung GC ko mga idol. So anyways, kung hindi kayo makapasok sa aking GC mga idol is pwede nyo akong i-PM mga idol. So sa buko mismo. So, doon tayo mag-usap, mga idol. Pwede ka naman doon, mga idol, mag-contact and mag-sali. So, pwede ko sa'yo i-send sa inyo yung remaining slots, mga idol, or yung link na yon mga idol. So, pwede ka din lumipat ng ibang Facebook account, baka makapasok ka doon. So, yun. Marami talagang hindi nakakapasok, hindi ko alam kung bakit. So, thank you. Sa mga bumibili nga po pala ng patoka, ngayon po is pre-order na po ako.
kasi 2 weeks na naman po yung antayan ko ng patukan natin. So sa mga nag-purchase at sa mga na wrong item po, pasensya na po kayo, meron akong dalawang na wrong item. Yung isa nag-order ng 1 dozen na napadala ata 2 boxes lang. So hindi ko alam kung bakit nagkaganon yun. Tapos yung isa naman 6 boxes pero yung nakuha lang niya is 3 boxes. So okay lang yun, ibalik nyo at or kaya mag-order kayo ng isang box, kausapin niyo ako, mag-order kayo, isasabay ko yung kulang doon sa order niyo. So thank you po sa marami at ipapasok na natin yun mga idol. So yun na siya mga idol, eto na yung ating laruan. So napaka lugyot. Eto yung ating laruan mga idol. So eto meron tayong Picatinny Rail dito na ginamit. So eto pinagawa natin kay Sir Raijin. So shout out po kay Sir Raijin. Eto din na offset tsaka yung isang swing natin pinagawa natin kay Sir Raijin. Siya din yung nag-suggest ng lock screw dito. So linagyan na din niya ng lock screw nung kunuha natin. Bumigay nga lang talaga kasi di ginaya yung ating gustong power sa FPS. So eto mga idol is kasama na talaga itong suppressor. So nabuo na natin itong Nimrod talaga is meron na siyang silencer kasama nung nabili natin. Tapos itong tank mga idol regulated. So adjustable reg yung gamit natin dito. So binago ko na din yung ating trigger assembly or trigger mechanism. So ito, so dati mga idol yung gamit ko is braided line. Nung nagtest ako nito mga idol, braided line. So ginamit ko siya dito actually, pinutok ko na to. Pero masyado siyang matigas mga idol, napakatigas niyang kalabitin. Pero pumuputok naman, okay naman sana. Kaso matigas, so nangyayari nag-flinch. So ngayon pinalitan ko nito. Tapos yung kinabit natin dito mga idol is fishing wire. So fishing wire naman siya ngayon. Minsan mga idol ay maganda to kalabitin, malambot. So yung in-adjust ko kanina, yung ginawa ko kanina mga idol, medyo tinigas-tigasan ko ng konti para hindi tayo hindi nag-alis yung cock kasi minsan nag-loose cock siya o hindi siya nakagat pag masyadong malambot yung kanyang trigger. So pinatigas-tigasan ko ng konti mga idol para sakto lang mga idol kasi once na tumigas yung trigger dito, susunod niyan, puputok na yan. So ito naman mga idol, so shout out po kay Sir Oscar Noble at natulungan tayo maka-avail dito mga idol na multi-shot swing ng Nimrod mga idol. So ito din yung nagasgas na natin, so gasgas na to sa ilalim, sa loob mga idol, pati yung o-ring nito mga idol, sa kakakalikot natin ito throughout the week mga idol, sa buong 1 week ko na excuse na ginawa ito mga idol na upgrade. Kasi 1 week before, ginawa ko na itong kulata. Okay na siya. Naisalpak na natin. Kaso, kailangan pa natin ng marami pang modification. Tulad ng, eto, cheek rest. Pero kulang pa to. Gagawin ko itong kahoy. Gusto kong gawing kahoy, mga idol. Tapos, gusto kong habaan din yung ganyan dito. Or adjustable na lang. So, nahihila kahit kaunti. So, kahit baka 2 inches or 1 inch, mga idol, na kaya ko yung urong dito, pwede pa. Kasi medyo naalangan ako. Pero ito mga idol na hawak is maganda na. Maganda na yung lagayan ng scoop, tsaka yung cheek rest, maganda na. So, ito pa yung isang downside ng Nimrod mga idol na bullpup. Kasi nasa likod po yung inyong chamber. So, mahihirapan tayo masyadong mag-follow up. Kasi lalo na kung right-handed tayo mga idol yan. So, pagputok mo lang ganyan, kakasaka dito. So, kung single shot, i-open mo yung inyong swing, then maglalagay ka ng pellet. So, talagang aalis at aalis ka dito. Unlike nung sa score natin, mga idol, is pag nakatutok ako ng ganyan, nakatingin ako sa target, is madali lang. Pag kinasa ko siya, nandito lang yung pellet ko sa gilid, sasalpa ko siya. So, kaya kinarga natin siya ng multi-shots, mga idol, para at least kahit papano, is hindi na tayo abot ng pellet or hindi na tayo maghahanap ng pellet. At sigurado na tayo meron nakakarga dito. So, yung magazine natin dito is 14 rounds, mga idol. So, ito yan. Ito yung mags natin, mga idol. So, sa Umarex to na nakuha ko. So, ito mga idol, medyo masikip to nung una dito. So, ang ginawa ko, binawasan ko ng kaunting-kaunti lang dito yung plastic. Ito yung parang lock dito sa likod. So, binawasan ko ng kaunting-kaunti lang para dumiretso na siya. Tama ba? Yan. Ayan na siya mga idol. So, napakaswabe na niya. Napakaswabe din niya yung swing, mga idol.
Hindi ko lang napalitan yung o-ring dito sa ating swing kasi wala ako o-ring na 10mm by 2. So, yung o-ring dito is 10mm by 2mm yung CS niya. So, wala tayo nun. Kaya tsatsagaan ko lang to kahit medyo may backfire pa. May backfire siya dito, mga idol, ng kaunti kasi wala na yung o-ring. Unit na. So, anyways, itetest natin ito ngayon, mga idol. So, sana po supportan nyo po itong video. Tapos, napaka-story din ito, mga idol. Walang galawan niya, no? Ayan. So, napaka-story din ito. Noong una kong tenest dito, mga idol, is napaka- stable at aligned. So, napakapantay niya talaga. So, maganda yung pagka-align natin dito, lalo na dito mga idol sa railings. So, minsan ito pwede ito magalaw, pero as of now, hindi pa siya nagalaw. So, galing lang ito sa bag natin. So, ayan mga idol. Yung bago nating FX M6.0. Yan mga idol, FX. Yan. Tapos wala pa akong mahanap na trigger guard. Yan, so PVC pa rin po yung ating nakuha, pero yung matigas na klase, yung orange. Yan, ito din, PVC din, yung orange kasi yung matigas. Kasi yung blue na ginamit natin is masyadong malambot. So, ito, matigas-tigas na. Yan, hindi na nabagsak basta-basta. So, wala na tayong kabang, aabutin tayo ng hammer. Kasi naabot ako mga nung nakaraan, inaabot ako. So, ngayon, hindi ko na binutasan yung ating swing. Yung nakaraan na video natin, ay video ko mga idol, is binutasan ko dun yung swing para makikabit ko itong itong cover. So, ngayon mga idol, hindi ko na binutasan yung swing natin. So, ikinabit ko na lang siya sa wood. Ayan. Inalis ko din yung dito sa unan. Meron dapat yan dito. Binakas kasi natin to mga idol. So, ayan. Ito yung unit natin. Kabitan na natin ng scope at subukan na natin mga idol. So, ayan mga idol, isi-zero natin. So, paano ko nga ba ito isi-zero, mga idol? So, ganito gagawin natin is bore sight. Or dito tayo magsisilip sa butas ng ating barrel. Itong isang kagandaan sa Nimrod, mga idol. So, sisilipin mo lang yung inyong barrel. Tapos, hanapin mo yung inyong target. So, yung target natin is yung kahoy. Yan. So, nakita ko na siya. So, dito, mga idol, is nakatutok ako sa ulo ng kahoy. Ay, saglit lang. Ayan. Dito mga idol sa barrel is yung ulo ng kahoy yung nasisilip ko dito. Ayan. Dito sa scope, medyo lihis, tapos medyo mababa. So, kailangan natin siya iakyat mga idol. So, subukan natin iakyat. Tapos, medyo left. Yan. So, dito sa scope ko is naka-center na siya, mga idol. Dito, sa akin, center din. Pero medyo lihis. Wait lang. Yan. So, kulang pa. So, yun, na-set na natin. 80 yards, 97 yards, saka 140 yards, mga idol. So, cans lang yun. Subukan lang natin, mga idol. Hindi ko titingnan dito yung accuracy kasi hindi naman natin to natutono pa. Kasi yung hammer assembly niya, yung sa loob, minagalaw pa. So, kailangan ko ma-fix yun para yung palo ng hammer, mga idol, is walang galawan. Kasi sobrang lakas ng, or sa movement kasi ng hammer mga idol sa swing type, masyadong nagbabibrate. So, medyo maluwag ata yung kahoy natin na napagsalpakan, kaya kailangan natin doon ng kalangan. So, kakalangan ko pa yun mga idol. So, hopefully, makatama man lang tayo kahit isa doon, long range na test ito mga idol. So, pumutok na ako kanina doon, tumatama naman pero hindi ko garantisado. Subukan lang natin mga idol. Mapapasok natin yan or malapit lang yung groupings natin doon or may potential tayong mag-hit mga idol. Is okay na yun. Kasi kailangan na lang natin dyan is tuning. Tapos kung naalala nyo mga idol, isa nga pala dito downside sa unit ko, is yung barrel natin dito, maluwag yung pellet natin.
yung pellet natin, bumabaon siya ng 1 inch o sobra 1 inch mga idol sa chamber. So, nakamags tayo. Kailangan natin mga idol ng ano, na mahabang pellet pusher. Pero, may parating to mga idol. So, abangan nyo yun mga idol. Kaya, hindi na ako mag-aabala sa pellet pusher. So, subukan natin. Ito yung unit natin. Subukan kong ilagay kayo dito sa harapan mga idol para makita nyo dito. Tapos, scope cam footage sa so, ayun, loaded na tayo. Kasi hindi ko lang ito, nakahaalan sa ating iskan. May nakahaalan sa ating iskan. So, tara. So dito, ito yun si ito, mga idol. So, subukan natin ka-i-dial. Kasi, masyado tayong mababa mag-hold. Lagyan natin sa pen yan. Subukan natin kung saan yung impact natin. So, nandobulod ko kanina, mga idol. Kaya, bawas na yung ating pellet dito para mabilang natin kung ilan yung shot cups. So, so nakamali ako. Okay. 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 Shot. Yakult. 80 yards. May wind. Left to right. Ayun. Nakita ko yung pellet. Sobrang left. Left to right pala yung wind. Sorry. So, dito ako nag-aim. Dito lumabas. Hit. Isa pa. Uy, parang mataas yung ating dial. Subukan ko ibaba ang kaunti. Then, dito. Parang 1.5 MOA, wind rate. Ganyan, ganyang kalakas, gagawa yan. Ayun, lagpas. So, lagpas yung dial natin doon. May pumasok tayong isa, pero lagpas. So, tayo ulit natin. Last one. At least, may hit tayo. Tapos, nandun lang. Nakikita ko yung pellet. Nandun lang siya umiikot. So, hindi lang talaga ito nakatune. Kaya, hindi ko masyadong kabisado yung patama nito. Ayun. Katabi lang ng Yakult yung pellet nakita ko. So isa pa. Ito, bakit malabo dito? Malabo sa camera natin. Yun. Halos talaga ayaw tumama sa Yakult. Pero nandun lang. So, okay yung lipad ng pellet natin, mga idol. Okay. So, subukan naman natin, mga idol, sa 98 yards. 98 yards. Hanap na tayo ng point of impact, siguro. So, nag-dial tayo ng 9. Dagdagan natin to. Gawin natin 14. Alam natin, bababa yan. So, dito tayo sa taas. Tingnan natin kung ilan yung drift. Okay. Mababa pa tayo ng 1, 2, 3, 5 MOA mga idol. So, tagdagan natin ito ng lima. Ayan. Hopefully, tatama tayo sa Sprite. So, walang drift. Kanina, nakita ko yung pellet. Dito, aim na yung dito sa may head.
Okay, miss. Kasi kung may drift yun, tatama sa simento. So, nag-miss tayo. Okay. Nandun. So, may drift nga. Palagay ko lagpas sa... natikal natin yung drift. Okay lang. Try ulit natin. Sa pa na walang hold. Yun. So, tama yung elevation natin. Sa wind tayo nagkakamali. Tingnan natin kung may load pa. Meron pa. Okay. So, nag-drift ako ng 2 MOA to 3 MOA. So, pwede ako mag-dup or mag-advance drift dito sa hold sa wind ng 2.5. Bukan natin sa gitna ng sprite. Ayun. Malayo. So, napakalakas ng wind drift dito, mga idol. So, palagay ko yung 140. Hindi natin yung kakayanin. Meron pang isang round. Hit. O hindi. Pero umusok yung katabi ng sprite. So, wala na tayong max. Maglalagay lang tayo, mga idol. Sa mga maglalagay nito, mga idol, o sa bago na hindi alam, tulad ko, nagtaka din akong paano ito mailagay. So, iikutin mo pala ito, mga idol. Yan, iikutin mo yan. Tapos, dito sa likod, diyan, papasukan mo na siya ng pellet na nakaharap na dun sa chamber. Kumbaga. Kasi dito lalabas yung chamber. Ngayon, naglalock na siya, o. So, kasi nung una kong try na ito, pinasukan ko lang dito, tapos sumasabay mag-ikot yung pellet, tapos yung ano, magazine. Hindi talaga tayo marunong, mga idol. Anyways, napakasarap pala ng may mags, mga idol. So, ibig sabihin, naka 28 shots na ako, kasi naka pangalawang mags ko na yun. Kanina kasi pumutok na ako na isang mags, tapos naka isang mags ulit di 28 na. Yan, another 14 rounds at tamaan natin yan, mga idol. May lakas lang yung wind eh. Okay. Malakas yung wind yung banda. Grabe. Ang layo ng drift ko. Oh, hit. Grabe yung drift natin, mga idol. 5 MOA tayo dun. So, palagay ko, hindi ito nakasiro ng maiki. So, anyways, tumama naman tayo. Okay na yun. So, 14. Okay, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. So, gawin natin 35 MOA. Sana hindi pa malobat ito. Tapos, isasalpak natin sa 140 yards. Try natin yung groupings dito, mga idol. Ito yung target natin. So, yan.
So ito lang yung aim natin na red in case na bumaba yung ating patama. So meron tayong hold on 5. Subukan natin dito yung 3. Try natin. Saan bababa. Okay, nakita ko yung pellet. Sobra. Siguro mga 7 MOA yung kanyang drift. Try natin. Okay, mababa. So, mababa pa tayo ng 6 MOA. So, hindi ko alam kung ilan ang power nito, mga idol. Mababa yun. So, mababa nga tayo ng 6 MOA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gawin na natin 7 para tatlong revolution. Okay. Doon ulit, try natin. Mababa. Pero nandun ulit siya, pero mababa lang. Okay, 5 MOA, 5. Mababa. Okay, doon natin ito. Okay, grabe. Hindi, walang pakisama yung wind natin. Hit! Natsambahan natin yung 140 yards. So, palagay ko mababa yung velocity nito mga idol na unit natin. So, siguro, lakasan pa natin ng konti, lakasan ko pa ng konti. Kasi yung chrono ko dito, mga idol, ito, sira. So, hindi ko siya makita kung ilan ang velocity niya. Minsan nag-830, minsan nag-sa 771. So, wala. Hindi siya ganun kaganda ngayon, mga idol. So, naiwan natin kasi yung isang chrono natin. At ito lang talaga yung dala natin na unit. Tsaka yung scope para masubukan natin kung kaya natin magpatama mga idol sa iba't ibang distance. So, ito, 14, 8, 28, 14. Yan. So, yun nga mga idol, ito na po yung ating bagong laruan. So, ito na yung na-convert natin. So, yan. Counting kalikot pa dito mga idol, baka next week weekend next week subukan natin to ipag-hunt. Medyo mabigat mga idol, pero yung pinakakailangan ko dito is yung shot trigger guard mga idol, na maging metal na yung trigger guard natin para naman yung nahahawakan ko, kasi pag matigas eh dapat matigas kasi ito nagagalaw niya yung trigger. So nakaset output tayo ng, kaya pala mabagal tayo mga idol, yung output natin is below 1.5. So 2.46 below 1.5, so kaya pala mabagal. So hindi ko napansin. Pero okay naman, accurate naman eh. So hindi na ako magrereklamo doon. So pero yung na-consume natin mga idol is nasa 2.2 na lang yung ating karga galing sa 2.8 naka dalawa tayong hindi pa nga. Wala pa tayong dalawang mag. So, ibig sabihin, malamon. Malamon siya sa hangin, mga idol. So, hindi ko alam kung ilang FPS to, pero malamon siya. So, kailangan pa natin siyang baguhin, ayusin, mga idol, para makontrol natin yung kanyang labas ng hangin sa gusto natin, mga idol. So, maraming salamat sa inyong pananood, mga idol. Sana po supportahan nyo pa yung ating mga video susunod, mga idol. So, hopefully, mga idol, ito na, pag naayos na natin ito, ito na muna yung gagamitin natin. Or, pagpapalit-palitin natin yung dalawa mga idol kasi napakaganda naman talaga ng armstock natin mga idol.
yung shooter lang naman yung may problema. So, tas magali, mas madali yun mga idol maitono kasi built sa kanya lahat. So, ito, naka-separate yung assembly. So, pag palo siya, nagalaw siya, natalon. So, anyways, magagawa natin to ng paraan eventually. Sige mga idol, maraming salamat sa inyo para lang dito lang. Take care. God bless. Peace out. ATR, Yakult. Okay, wind. 2MOA wind. Nimrod, PCP. Okay. Hit. Isa pa. Ah, nag-slide yung sandbag. Okay. Hit. Okay. Yes, pero hindi lang. Parang mababa ata. Wala nang bala. Ito ako na baka. Wala rin. Wala rin. Okay, that's all, folks.